Hello guys! So ayan, maraming nagtatanong sa atin ng mga bagong seller sa Lazada kung paano daw mag-upload ng ID at bank document sa Lazada. So kung bago ka palang Lazada seller, so panoorin mo itong video na to hanggang dulo para mag-guide ka kung paano mag-upload ng ID at bank document sa iyong Lazada account. So first guys is i-click nyo lang yung add button. Kapag first time nyo palang mag-register dito sa Lazada seller, so may lalabas na add button to upload your ID and bank document. And then lalabas itong interface natin. So step number 1 is for our ID information. So first guys is kailangan natin ng ID document. Kailangan natin picturean yung ating valid ID. Kung ano po meron dito na valid ID dito sa option ni ID type. So ang pipiliin ko po dito is yung aking SSS ID. So i-take ko lang po ng picture yung front po ng aking ID. And then take ko lang po yung upload. Next po is yung ID type. So, anong uri po ng ID yung in-upload natin? So, kapag clinic nyo po yan, meron po ditong pagpipilian. So, TIN ID, driver license, SSS, and passport. So, apat lang po. Kapag nakapili na kayo, i-click nyo lang po yung confirm. Next po is yung inyo pong pangalan. And then, next po is yung ating ID number. Kung ano po yung nakalagay doon sa in-upload ninyong ID. Then, i-click po natin yung next button. Next, step number 2 is our bank information. First po is kailangan nyong ilagay yung account name. Ito po yung nakapangalan sa bank account po ninyo or dun sa ATM ninyo. The next po is yung account number. Ito po ay makikita ninyo sa ATM card po ninyo or sa bank account po ninyo. Take note po, magkaiba ang account number sa card number. So, make sure po na tama ang ilalagay ninyong account number dahil dito po ilalagay ang inyong mga kinita sa Lazada. Next po is kailangan nyong piliin or i-select dito kung ano pong uri ng bank account po ang gagamitin ninyo. Next po is yung bank code. Ito po ay makikita ninyo or mahanap ninyo through internet. I-search nyo lang po yung bank code and then yung pangalan ng bangko po ninyo. Next po, yung SWIFT po is optional. And then, you can proceed na po sa bank information document. So, dito po, pwede nyo pong picturean yung inyong ATM card. Burahin nyo lang po yung card number and then yung date and year tsaka yung PIN na nasa likod or minsan nasa harap. So, makikita lang po doon is your account number and your account name. So, kapag complete na po yung mga needed information, so i-click nyo lang po yung submit button. So, yun lang po kung paano mag-upload ng ID at bank account sa Lazada. So, maaari na po kayong mag-upload ng inyong product. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin yung notification bell para ma-update ka kapag may bago akong video na i-upload.